Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman hindi nga natiis ng mga AFP na ito na talagang magsalita at isiwalat nga ang kabalbalan na nagaganap sa loob mismo ng palasyo. Dito nga natin makikita na talagang kinabahan nga itong sikuting ng Norte na ito dahil kumanta na ang mga AFP sa kanilang mga kabalbalan na ginagawa. Ngayon nga ay hindi napapakawalan ng mga mambabatas ito dahil patuloy ang imbestigasyon matapos nga ang nangyari ng mga trahedya at mga ebidensya na naipasa nga at hawak ng mga AFP na ito. Banat nila ay hindi nila tatantanan itong sikuting ng Norte na ito hanggat hindi umaamin sa kanyang nagawang kasalanan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga nagbabagang mga balita. Issue ng relo. Naku, naku. Wewe, oo. Kawawa naman yung sundalo. Yung sandalo daw po ay pinarusahan. Anak ng kutsang kalabaw. Hindi na nga nahingi yung relo. Ah, napahiya na nga. Ha? Eh, pinarusahan pa. Napakawalang nyari naman. Oh. Hindi ko na talaga alam kung ano nangyayari sa bahay natin. Bakit ganito na nangyayari sa bahay natin? Ano? Yeah. Para bagang monarkiya ang ating bayan. Ano ba ibig sabihin nito? Ito po yung may mga hari. Ang huling kasing pagkaalam ko nung panahon ni Pangulong Duterte, pag sinabi mong public official, ikaw ay isang pampublikong alipin or public servant. Ngayon, hindi. Para bagang naging hari na mga presidente, ang speaker, naging hari-hari, ewan ko, hari-hari ano. Hindi kasi tila ano eh, pagka ikaw kumontra, yari ka. Pag ikaw may hiningin pabor, tulad nitong paghingi ng relo, masamang tao ka, animal ka. Hindi, ganun eh, di ba? Alam mo, mga kababayan, tama 'yung sinabi ni ano eh, ni VP Sara Duterte. Alam nyo, maganda 'yung sinabi ni VP Sara Duterte. Etong mga sundalo na 'to, napuputulan ng kamay ito. Ano ba naman 'yung relo lang ibigay mo? Pinagtawanan mo pa at meron pang come again another day. Hindi ganun, come again? Yeah, alam mo? Come again another day. Yeah. May ganun eh, may ganun. O kaya naman eh, tila siya nasabi nga niya is, why do you want my watch? O wanna buy watch, Joe? Pero gayon pa man, alam nyo mga kababayan, ako ah, sa paniniwala ko at pagtingin ko, hindi ho ito yung usapin na, kasi may mga nagpapalabas dyan, na hindi naman kasi tradition yan eh, hindi naman kasi tama yan eh. Eh siya masyosyo kung mga ganun-ganun eh. Yung mga pinklawan, yung mga tagapagtanggol ng mga tanso o itong tagapagtanggol na mga loyalista, eh sinasabi nila wala naman daw sa tradisyon yan. Okay, eh panoorin po muna natin itong ginawang parusa. Ikinumpirma po ito ng AFP na pinarusahan po. Sana naman hindi lumuhod sa munggo. Pinarusahan po nila yung sundalo na graduate na nanghingi ng relo. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may kadeting humingi ng relo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang graduation ceremony. Ibig sabihin mga kababayan, more than anything else, ha? The first fact, totoo yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Tapos na usapan eh. Kahit ano pang paluso, tradisyon, hindi tradisyon, masama ginawa niya, ano, hindi na usapan. Ang usapan, totoo yung sinasabi ni VP Sara Duterte na hiningi yung relo ng isang kadete kay Pangulong Marcos. At ang nangyari na pahiya, yun po ang fact. Ah, ngayon kasi nililihis ho ng media, nililihis ho ng ilan, nililihis ho ng mga tanso na vlogger na hindi naman kasi tradisyon yan. Wala kaming pakialam. Whether it's tradition or not tradition, the way the president answered the kadete, hindi tama. Mata pobre. Merong pitik, ika nga. Merong hindi maganda.
Tama, mali. O yun ang ano dito. Ceremony noong Mayo, kasunod ng mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes. Pero hindi umano ito karaniwang ginagawa at hindi katanggap-tanggap. Kaya pinagtawa ng parusa ang naturang kadere. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang graduation ceremony ng Philippine Military Academy sa Baguio City noong Mayo na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Hindi sinabi ni VP Sara kung ito ang tinutukoy niyang seremonya kung saan may nanghingi ng relo sa Pangulo na kanyang tinanggihan at dito raw napagtanto ng bise na toxic na ang kanilang relasyon. Pero ayon ngayon sa Armed Forces of the Philippines, sa gitna ng graduation rites, may kadeteng nanghingi ng suot na relo ng Pangulo. Sa video, makikita ang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete, pero hindi nito ibinigay ang kanyang relo. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karani... Ay, grabe. Tingnan nyo yung tingin ni ano. Kasi nakita nyo yun, inislow mo pa talaga. Oo, ayan o. Binigay ang kanyang relo. Kinukuha na ni VP Sara Duterte itong folder para hindi na siya mahirapan. Tingnan nyo yung parang ano. Sabi ng tagapagsalita ng AFP. You sumimangot eh. Nakita nyo yun? Sumimangot eh. Why would I give you my watch? Watch jo. Pinigay ang kanyang relo. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi... Ay, grabe. Paraniwang ginagawa. At grabe yung tingin, ha? Alam mo mga kababayan, hindi natin ano eh. Hindi natin siya sinasabi na... tayo ay pabor o hindi pabor o whatsoever. But the point here, mga kababayan, eh yung sinabi ni VP Sara Duterte ay totoo. Di ba? Kasi tandaan ninyo, sinabi ni Pangulo, ni Vice President Sara Duterte ito, it is because she's saying toxic na. Toxic na ang nasa administration. Why? It is because, sa tingin niya, hindi na nakakaramdam sa problema ng mamamayang Pilipino, yung mga ordinaryong Pilipino. Hindi na ho. Parang feeling niya out of touch na ang mga gobyerno ngayon sa mamamayang Pilipino. Kaya feeling niya toxic na. Ayan o, kita niyo, pakita ko uli o. Ayan o, slow mo natin o. Ayan o. Makikita ang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete. Pero hindi dito ibinigay ang kanyang... Tingnan niyo itsura ni Madam BP. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karaniwang ginagawa ng mga kadete at hindi ito katanggap-tanggap na asal. Alam mo, may bahagya ditong medyo na-disappoint ako sa sagot ng AFP. Meron akong bahagyang na-disappoint ako. Na parang sinasabi nila dito, nilaglag nila yung tao na nanghingi. Kasi sinasabi dito, it's actually an isolated case that does not reflect the overall culture and training of academy. Ito ang nangyari dito. It was a moment of euphoria. Actually, an isolated case and does not reflect the overall culture and training within the academy. It happened when the cadets, it's in a moment of euphoria. He was facing the president and he made a mistake. Yun yung part na hindi ko gusto. Yung sabihin na, he made a mistake. This behavior is neither common nor acceptable. Kasi, Madam, ako, ito lang po ah, hindi siguro yung AFP spokesperson sinasabi lang naman niya kung ano sinabi sa kanya. Pero doon sa ating AFP, kasi kung bawal po yun, di ba ginawa nung panahon ni Pangulong Duterte, di sana winarningan nyo na yung mga kadete ngayon. Di ba? Wag nyo nang uulitin yun ha. Masama yung ginawa ninyo kay Pangulong Duterte noon, wag nyo nang uulitin. I don't think so na sinabi nyo yun. Ibig sabihin, maybe ako ha, wala, di ko naman alam yung buong pangyayari. Pero maybe, hinayaan nyo yun. You did not say anything bad, o hindi nyo pinagalitan, o hindi nyo pinarusahan, o dinisiplina. Yung gumawa nun kay Pangulong Duterte, and this time, because napahiya lang yung Pangulo sa kanyang hindi magandang asal, pinarusahan ninyo yung kadete. Hindi mo maganda yun. Yun lang po ang aking gustong sabihin dito. Sana man lang po, tinayuan ng AFP yung kanilang kadete at sinabi nilang it is okay, we will reprimand or we will make sure it will never na mauulit ito, it will never repeated. Yung mga ganun ba, not to the point na parang dinidiin pa nila na masama. Hindi magandang behavior ang ginawa nitong kadete na to. This
behavior is neither common nor acceptable. Ayon sa AFP, pinatawan na ng kaukulang parusa ang kadeteng naka-assign ngayon sa Philippine Air Force. Oh, yan o, konfirmado pinarusahan pa yung, naku, hindi maganda. Ako, I'm disappointed. I'm disappointed. Kung hindi kaya napansin ni BP Sara Duterte ito at hindi niya binring out yung frustration, ha? At kung hindi niya sinabi na napahiya yung kadete, papansinin kaya ito? Feeling ko, ewan ko kung tinawagan sila ng Malacanang at sinabi sa kanila, napahiya ang presidente, tingnan nyo, ginamit tuloy ni Sara, iniinday yung halimbawa na yung parusahan niya yan. Hindi ako sure ha, kung ganun ang ginawa. Oh. Baka naman hindi ganun. Baka ganito. Hoy! AFP chief! Napahiya kami, oh! Ah, gusto mo mabadshot sa akin? Kung ayaw mo mabadshot, parusahan mo yung ano na yung kadete na yan kasi badshot siya sa akin. Ikaw talaga, banat pa? Ay, nako naman. Ano sa tingin niyo? Ano nangyari? Tinawagan kaya ng Malacanang ang AFP para parusahan itong batang to? O kusa ng AFP ito? Ano sa tingin ninyo mga kababayan? I-comment nyo dyan. Babasahin nun natin yan, ha? Tandaan ninyo, i-comment lang po natin para mabasa natin ang salubin ng mga kababayan natin. Alam mo, maganda kasi dito sa YouTube. Unlike sa Facebook. Sa Facebook kasi napakaraming ano dyan, eh. Madaling gumawa ng troll account dyan, eh. Kaya napakadaming troll farm sa Facebook. Pero sa YouTube medyo konti, bawas ang troll. At talaga makikita mo totoong tao kasi hindi sila ano eh, hindi pare-pareho yung script. Kaya maganda po mga kababayan, i-comment niyo yung inyong pananaw at babasahin po natin 'yan. Hindi naman siya dismissed upon learning about the incident, no, nag-take action agad yung PMA. Noong 2019 PMA. Did you hear that? Did you? Or did you not? Hindi. Nahuli siya bibig eh. Upon hearing, nag-take action kagad ang PMA. Ah, pakinggay. Hindi naman daw siya dismiss. Upon learning about the incident. Oh, upon learning about the incident. Nung nalaman. Paano nalaman? Kay BP Sara Duterte. Nung nalaman, nag-take action agad ang PMA. Hindi maganda, di ba? Hindi, ako ha. Para sa PMA o para sa AFP, hindi maganda. Ano to? Dahil napahiya lang yung presidente, gagawin na natin yun? Hindi kasi, if the action itself, yung action by itself ay mali, pinarusahan nyo rin ba nung panahon namin ang hingi kay Duterte? Kasi it's the same action. So if the action itself, mali, by itself, mali yun, eh ibig sabihin po, dapat pareho niyong pinarusahan. Tama, mali. Pero tila hindi ganun. Pinarusahan niyo lang ito kasi napahiya dito yung presidente. Bakit? Mali yung sagot, hindi na-inform yung presidente na may mga ganung instances. Di ba? So ano ibig ko lang sabihin? Dahil ba na napahiya ang presidente kaya kailangan yung parusahan? Di maganda. Pangit. Ang dating kasi, parang spoiled brat ang presidente. Gago! Hindi, ganun eh. Di ba yung mga asawa ninyong spoiled? Minsan ganyan eh. Yung, eh, totoo, walang biro ito, di ba? Yung spoiled yung asawa, tapos napahiya, kunwari sa labas, napahiya, merong nakatabig sa kanya, o napahiya. Tapos biglang mag-iiyak, magsusumbong doon sa asawa. Uy, ano ko nung katabing table, natamaan ako. Kahit di naman sinasadya. Hindi naman sinasadya. Pero dahil spoiled yung asawa mo, yung gusto mo ipakita na ini-spoil mo siya, okay, grabe ka mag-react. Di ba? Naintindihan niyo siya ibig ko sabihin. Ganun kayo mag-react kasi, bakit? Kasi spoiled sa inyo yung asawa niyo. Di ba?
Ito nga malala eh. Kabaro nila eh. Kabaro nila, medyo hindi maganda kagad yung ginawa. Sana lang ako. Ako, I don't know if naano lang sila, nailagay lang sa alanganin. Hindi kasi, di ba, malalagay naman din kasi sila sa alanganin kung tinawagan sila. Kaya nga sa tingin ko talaga may tumawag from Malacañang. O, napahiya yung presidente, ano, ginagamit. Eh. Tingnan mo, meron tuloy bala si Inday Sara. Oh. Napahiya ang presidente. Pagsabihan niyo yung mga yan. Ha? O, siyempre, ikaw naman yung pinuno ng AFP. At ang commander mo ay ang presidente. Tandaan niyo, siya ang ano, commander-in-chief, si presidente. So, pag sinabi ng Malacañang, eto, ganito, pagsabihan niyo, wala kayong magagawa. Parusahan niyo, wala kayong magagawa. You have to follow. Kaya hindi rin natin masisisi yung pamunuan ng AFP. Kasi ako, mas ano ako dun eh. Eto. Tanong ko lang sa inyo mga kababae. Ano sa tingin ninyo? Kasalanan ng AFP? O nakatanggap sila ng tawag from Malacañang? Kaya nila pinarusahan yung kanilang tauhan? Kasi ako, parang hindi gawain ng AFP yan eh. Yung pagalitan, pagsabihan, o di kaya parusahan na sana kung nakapatay. Hindi eh. I mean, sana kung nang bastos, hindi naman, hindi upang babastos yan eh. Bakit kanyo? Kasi ginawa na yan eh. Ginawa na nung nakaraan eh. So understood, hindi nyo pinagbawalan, hindi nyo sinita noon, understood na okay lang. Tama mali. Eh baka pa nga, ba eto ha, hindi nga natin alam, baka nga loyalista pa yung ano eh, yung nanghingi kay Marcos eh. Eh bale nyo, loyalistang ano, yung maganda lang yung puso niya na, ay salamat, nakagraduate ako sa panahon ng aking idolong si Marcos. Kaya, alam mo yun, na-excite siya, hingin ko nga yung relo. Makahingi ng relo ng ano, ng, hindi ha, hingin ko yung relo. Pwedeng ganun eh, mga kababayan eh, di ba? Pwede yung ganun. Oh. Na-excite lang yung mama, idolo pa nga si Marcos. Tapos napahiya pa. Pangit. Di maganda. Pangit ang nangyayari ngayon sa bayan. No? Di maganda. Nag-take action agad yung PMA. Noong 2019 PMA graduation ceremony. Okay, ayan, no? Tuwan-tuwa. Ah, eto, katabi niya pa ata yung AFP chip. Doon kasi sa isaw, parang wala siyang katabi. Eto, katabi niya pa yung AFP chip po. Oh. Tapos, naka-smile pa. May ganito ring insidente. Oh. Na pang- oh, pumalakpak pa. Oh. Ng relo sa Pangulo ng isang PMA. Pumalakpak pa na malupit. Di huli kayo. Hindi, ano ibig sabihin nito mga kababayan? It is well approved. Ibig sabihin, okay lang. Ibig sabihin, hindi kasalanan na manghingi ng relo. Tama, mali. Ikaw talaga, booking mo na naman. Hindi, ayan eh, kita ninyo. Ulitin natin. Noong 2019 PMA graduation ceremonies, may ganito ring insidente na panghingi ng relo sa Pangulo ng isang PMA cadet. Noon, umalakpak pa! Igay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang suot niyang relo para sa GMA Integrated. Gets niyo? Diyan pa lang, napapatunayan na natin mga kababayan na it is okay. The act itself is not a sin. It's not disobedience. It is not a disrespect. Pumalakpak pa nga yung official eh. Sabi pa, oh, wow, ayos siya, Brad. Iba sinabi. Hindi naman ganun, sabi niya. Tropa, kaya tropa. Ganun, sabi ko yan. Yeah? Ayos yan. Oh. Hindi, sabihin, oh, kung meron ng instance na nangyaring ganyan, isa lang ibig sabihin nito mga kababayan, hindi ho ito mali, hindi ho ito masama. Hindi ho ito kasalanan, hindi ho ito pambabastos, hindi ho ito pagsuway o disobedience. Walang ganun. Ibig sabihin, ito'y approve with the standing ovation, with clapping of hands. Di ba? O, ayun ang ibig sabihin nun. Eh, bakit niyo pinarusahan ngayon? Di naman maganda yan. Bakit niyo pinarusahan ngayon? Di ba? Ay. At ito pa nga yung sinasabi pa nating isa. Ha? At sinasabi nga natin mga kababayan na itong ginawa nila kesa na ang tignan ng media. Alam mo naman na media.
O, di ba? Eh, may allowance eh. Wala tayong magawa. Instead na anuhin ng media na punahin yung the kind of answer or the kind of attitude or the character of the president na binarayo ng hingi, na parang minatapobre yung nanghingi, di ba? Kinwestiyon bakit hindi binigay. Di ba? I mean, eh, politiko nga mga kababayan. Eh, pag na nangangampanya, kaliwat kanan ng bigayan, ubusan ng pera, ubusan ng lahi dyan eh. O bakit hindi malanapagbigyan ito? Bigyan lamang ng... At saka sabi nga ni VP Sara Duterte, ito, handang ibigay ang kamay, ang daliri, ang paa, at lahat ng parte ng kanyang katawan, ang kanyang buhay, ika nga, para sa bayan. Yung relo lang, kahit ba mahal yan eh. Sa akin ha, kahit mahal yan, pag hiningi ng sundalo yan, huwag mo nang pahiyain by saying, why would I give you my watch? Why would I give you my watch? Bakit mo pa papaya? Bakit hindi mo na lang sabihin na, sige, usap tayo mamaya, meron ako bibigay sa iyong relo. Pero hindi ito, wag ito. Mahal ito, 4.5 million. Hindi. Eh, may bali-balita kasi, na Patek daw yan, anak mo. Sino ba kasi yan si Patek? Hindi kasi, mahal daw yung Patek eh. Eh, may mga ganyan eh. Kasi sabi niya ba, mahal yung Rolex mo, 200,000 yan. 500,000 eh. Sabi naman, sabi ng mga congressman, puta. Sorry naman sa mura, sure. Magkano? 500,000, 700,000. Hindi ba ko ano yung 500, 700,000 na relo na yan? Ha? Suot lang ng mga kabit yan eh. Ha? Suot lang ng mga networker yan eh. Ano to? Patek. Ano yung patek? Patek. Magkano yan? Mga 4 na milyon. Hindi kaya ng mga networker yan. Hindi kasi yung mga networker eh, di ba? Eh, yung mga networker eh. Ng, ano yan eh, payabangan yan eh. Hilig niya magyabang oh, maganda, naka-mustang. Oo, naka-sports car, naka-mustang oh. Kaya mo naman ang mahal ng mustang. Hindi, hindi, totoo. Hindi, nagulat lang naman ako. One time kasi, napadaan ako sa Ford. Tapos tinanong ko, magkano itong Mustang nyo? Tapos nalaman ko yung presyo. Ah, okay. Akala ko naman kasi yung mamahalin parang yung mga Porsche, yung mga BMW, alam mo yun, yung mga ganun ng presyo. Isip ko makapagyabang yung mga networker na naka-Mustang eh. At saka yung mga influencer na naka-Mustang. Akala mo naman eh. Yung pala, hindi naman sa akin nilalanglang ko lang yung Mustang ha. Gusto ko rin yung favorite ko rin dati yun eh, nung hindi ko pa alam yung presyo. Hindi ba? Totoo naman eh, di ba? Oh, pero pag nalaman mo yung mga Lamborghini, mga Ferrari, ah, pag nalaman mo totoo na yung presyo niya, mga Maserati, mga Makati. Hindi, pag nalaman mo presyo nun, masasabi mo, ah, kaya pala yung mga... mayayabang na influencer at saka mga networker, ito binibili. Second hand. Gago! Parang ganun yung mga Rolex. Sorry naman, sorry naman. Kasi nga dun sa patik-patik ngayon. Yung patik. Lintik na patik. Hindi kasi, bakit ko naman nabanggit yan? Sama mo ba? May makapalait ka. Kala mo may relo ka. Hindi, wala ako relo ha. Wala rin ako Mustang ha, para sa kalaman ninyo ha. Ducati lang. Wala naman yun.